Nagsimula ang pelikula noong 1823 sa isla ng Borneo. Makikita natin ang mga miyembro ng tribo Dayak na hinahabol ang isang tao mula sa ibang tribo. Natapos ang habulan ng ang tao na hinahabol nila ay na-corner sa gilid ng bangin. Ang tao na hinahabol nila ay isang binata na nagngangalang lang. Doon, buong tapang na hinamon nilang ang mga miyembro ng tribo Dayak na lumapit sa kanya. Handa siyang lumaban hanggang kamatayan at pugutan ng ulo ang kanyang mga kalaban, na tradisyon ng mga tribo sa Borneo. Di nagtagal, ang pinuno ng tribo Dayak, si Sandai, ay sumulong at mabilis na natalo silang. Pagkatapos ay ibabalik tayo ng kwento sa 18th siglo. Ang mga tribo sa Borneo ay nakatira sa mga grupo at mahabang bahay noong panahong iyon. Inaalagaan ni Sandai ang kanyang pamilya at mga tungkulin. Madalas niyang dinadala ang kanyang dalawang anak na sina Meling at Lingge sa kagubatan para sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Sa mga sesyon na ito, hinahayaan ni Sandai ang kanyang mga anak na makipaglaro sa kanilang mga kaibigan, sina Mina at Sia. Isang araw, inanyayahan ni Meling ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa isang talon sa kagubatan. Doon, nangako si Meling kina Lingge, Mina, at Sia na lagi silang magkasama, magtulungan, at magmamahalan magpakailanman. Binigyan din ni Meling si Mina ng hornbill bilang tanda ng pagmamahal nito sa kanya. Kasabay nito, labis na nag-aalala ang nanay ni Meling dahil hindi pa umuwi ang kanyang anak. Hinanap ng ilang miyembro ng tribo Dayak si Meling ngunit hindi nila mahanap ang anak ng pinuno ng tribo. Pagkatapos, sa wakas ay dumating sina Meling, Lingge, Mina, at Sia. Galit na galit ang nanay ni Meling lalo na't alam niyang naglalaro si Meling sa gubat para manghuli ng mga hornbill. Hinaampas niya si Meling ng isang piraso ng kahoy, at si Lingge, nang makita ito, ay hindi nakatiis at pinrotektahan niya si Meling, na siya mismo ang natamaan. Natigil lang ang pambubugbog nang dumating si Sandai. Labis na nalungkot si Sandai nang makita niyang puno ng mga sugat ang katawan ni Lingge. Ilang sandali pa, marahan niyang nilagyan ng gamot para gumaling ang mga sugat ni Lingge. Hindi tulad ni Sandai, walang pakialam ang kanyang asawa kay Lingge. Napag-alaman na si Lingge ay isang ampon na natagpuan ni Sandai sa kagubatan noong siya ay sanggol pa. Kaya naman mas minahal ng nanay ni Meling ang sarili niyang anak kaysa kay Lingge, ngunit sinubukan ni Sandai na maging patas at hindi niya tinetroto ng iba ang kanyang mga anak. Kinabukasan, mag-isang nag-practice ng martial arts sina Sandai at Meling dahil mahina pa rin si Lingge. Sa pagsasanay, ipinaliwanag niya ang kasaysayan ng kanyang machete. Sinabi niya kay Meling na ang bawat marka sa machete ay nagpapakita ng bilang ng mga kaaway na natalo niya gamit ang sandata na iyon. Hindi nagtagal, dumating ang ilang tao mula sa ibang tribo at pinagbantaan si Sandai. Samantala, si Rangi, kasama ang kanyang grupo, ay pinupuntirya si Sandai. Si Rangi pala ang nakababatang kapatid nilang, na natalo sa laban kay Sandai sa simula ng pelikula. Sa oras na iyon, dumating si Rangi upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Nang makaramdam ng hamon, mabilis na tinanggap ni Sandai ang laban. Madali niyang natalo ang kanyang mga kalaban isa-isa, ngunit pagkatapos ay nahuli ng isa sa mga tauhan ni Rangi si Meling at binanta ang papatayin siya. Dahil sa ayaw niyang masaktan si Meling, sumuko si Sandai, umaasang maliligtas ang kanyang anak. Dahil dito, pinugutan ni Rangi ng ulo si Sandai. Dahil doon, namatay si Sandai, iniwan si Meling sa sitwasyong puno ng kalungkutan at kawalan. Lumipas ang mga taon, at ngayon ay nasa hustong gulang na sina Meling, Lingge, Mina, at Sia. Gayunpaman, naaalala pa rin ni Meling ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang ama at nakaramdam siya ng matinding galit. Dahil sa galit na ito, nagtakda siya ng bitag para kay Rangi. Doon, binalaan ni Lingge si Meling na ang bitag ay maaaring makasakit ng mga inosenteng tao, ngunit si Meling ay masyadong nagagalit at ayaw makinig. Patuloy siyang naglalagay ng mga bitag, hindi pinapansin ang mga babala ng kanyang kapatid. Isang araw, tinawag ng tradisyonal na pinuno ang mga kabataang lalaki ng tribo Dayak. Ipinaliwanag ng pinuno na kailangan nilang patunayan ang kanilang katapangan sa pamamagitan ng paghahanap ng kanilang mga kaaway at pagpugot sa kanilang mga ulo. Ang binatang gagawa nito ay tatawaging tunay na mandirigma. Kinabukasan, pumunta ang mga binata sa kagubatan upang patunayan ang kanilang katapangan. Sa kasamaang palad, sumakit ang tiyan ni Meling at iniwan siya ng grupo. Nanatili si Lingge kay Meling. Nakahanap sila ng kuweba sa kagubatan at doon sila nagpalipids ng gabi.
Matapos magpalipis ng gabi sa kuweba, ipinagpatuloy ni Meling at Lingga ang kanilang paglalakbay sa kagubatan. Sa kanilang paglalakbay, may nakasalubong silang makamandag na ahas. Doon, hindi lamang iniwasan ni Meling ang ahas kundi pinutol din ang ulo nito at dinala ito tulad ng itinuro sa kanya ng Yumaong Ama. Hindi nagtagal, nagulat sila sa pagdating ng mga tao mula sa ibang tribo, at sumiklab ang away. Si Lingga, na magaling sa martial arts, ay madaling natalo ang kanyang kalaban. Gayunpaman, nakipagkunyagi si Meling sa isang malakas na kalaban at muntik na siyang mapatay nang itulak ang kanyang ulo sa ilog. Mabuti na lang at naalala ni Meling ang ulo ng ahas na kanyang dinala. Ginamit niya ito para kagatin ang leeg ng kanyang kalaban. Ang kamandag ay nagpapahina sa kanyang kalaban, na nagbigay ng pagkakataon kay Meling na manalo sa laban. Sa halip na patayin ang kanyang kalaban, nag-alinlangan si Meling na pinagmumultuhan pa rin ng pagkamatay ng kanyang ama. Nang makita ito, pumasok si Lingga at pinugutan ng ulo ang kalaban para kay Meling. Hindi lamang ipinakita ni Lingga ang kanyang pag-aalaga sa pamamagitan ng pagprotekta kay Meling kundi ibinigay din sa kanya ang pugot na ulo. Pinayuhan ni Lingga si Meling na angkinin ang ulo bilang kanyang sariling pagpatay at huwag ibunyag na si Lingga talaga ang may gawa nito. Para sa kanilang tagumpay sa pag-uwi ng mga pugot na ulo ng kalaban, si Meling at Lingga ay kinoronahan bilang mga tunay na mandirigma. Binigyan sila ng mga espesyal na tato, na isang malaking karangalan para sa bawat kabataang lalaki doon. Dahil sa tagumpay na ito, napaibig si Mina kay Meling. Sa huli ay nagkaroon sila ng engagement ceremony na sinaksihan ng tradisyonal na pinuno. Samantala, ang grupo ni Rangi ay nahihirapan sa kakulangan ng pagkain at nagplano na salakayin ang mga teritoryo ng ibang mga tribo, kabilang ang tribo Dayak na kilala na may malawak na lupain at mahabang bahay. Hindi nagtagal, nakipagtulungan si Rangi sa isang grupo ng mga pirata upang tulungan siyang salakayin ang tribo Dayak. Gayunpaman, nalaman ng kabataan ng tribo Dayak ang tungkol sa pakikipagpulong ni Rangi sa mga pirata. Ang mga tunay na mandirigma ng tribo Dayak ay naghanda para sa pag-atake mula sa grupo ni Rangi. Sa panahon ng labanan, ang grupo ni Rangi, sa tulong ng mga pirata, ay nagdulot ng maraming kaguluhan para sa mga mandirigmang Dayak. Natalo si Meling sa tunggalian at pupugutan na sana siya ng ulo ni Rangi. Sa kabutihang palad, dumating si Mina upang protektahan ang kanyang kasintahan. Noong panahong iyon, pinatay ni Lingga ang pinuno ng pirata, na nagpahina sa moral ni Rangi. Dahil dito, matagumpay na naitaboy ng tribo Dayak si Rangi at ang kanyang grupo. Isang araw, habang nagpapahinga si Meling sa kagubatan, bigla siyang nakatanggap ng isang misteryosong pakete. Laking gulat niya nang makitang laman nito ang pugot na ulo ng kanyang kasintahang si Mina. Agad namang naisip ni Meling na si Rangi ang gumawa sa malupit na gawaing ito. Puno ng galit, mag-isa siyang pumunta sa teritoryo ni Rangi. Nilabanan at natalo niya ang maraming tao mula sa tribo ng mag-isa hanggang sa tuluyang makaharap ang pumatay sa kanyang kasintahan. Ngunit doon, sinabi ni Rangi kay Meling na siya ay isang tunay na mandirigma at hinding-hindi papatay ng babae. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Meling. Nakita rin niya ang pugot na ulo ng kanyang Yumaong Ama na nakadisplay doon. Dahil sa matinding galit, sinubukan ni Meling na patayin si Rangi. Kahit na si Rangi ay mas matalino at mas sanay sa pakikipaglaban, ngunit siya ay lasing. Nagbigay ito ng kalamangan kay Meling, at nagawa niyang talunin at pugutan ng ulo si Rangi, na iniuwi ang ulo ni Rangi at ang ulo ng kanyang Yumaong Ama. Si Meling ay kinoronahang pinuno ng mga tunay na mandirigma ng tribo Dayak. Gayunpaman, sa gabi ng koronasyon, nakita ni Meling si Lingga na nakasuot ng bracelet na pagmamay-ari ni Mina. Dahil dito ay nag-alala at naghinala si Meling na baka ang sarili niyang kapatid ang tunay na pumatay sa kanyang kasintahan. Mas lumala ang mga bagay ng ibunyag ni Siya na naging malupit si Lingga kay Mina. Galit na galit, hinarap ni Meling si Lingga na gustong ipaghiganti ang pagkamatay ni Mina. Ngunit hindi lumaban si Lingga, umiwas lang siya at tumakbo palayo sa mga atake ni Meling. Sa kasamaang palad para kay Meling, sa kanyang pagmamadali, nahulog siya sa isang bitag na siya mismo ang nagtakda. Nang makitang mamamatay ang kanyang nakababatang kapatid, paulit-ulit na sinasabi ni Lingga na hindi siya ang pumatay kay Mina, ngunit hindi siya narinig ni Meling. Pagkatapos, dumating si Siya na umiiyak nang makita niyang nasa ganoong kalagayan si Meling, ang pinuno ng mga tunay na mandirigma. Nakakalungkot, inamin ni Siya na siya ang pumatay kay Mina.
Inamin niya na mahal na niya si Mel-ing mula pa noong mga bata pa sila, ngunit hindi niya ito minahal pabalik. Ang mas masakit ay kahit si Ling, na sinubukan niyang mahalin, ay hindi siya pinansin dahil gusto ni Ling si Mina. Nang marinig ito, nagalit si Ling at gustong pugutan ng ulo si Sia, ngunit pinigilan siya ni Mel-ing. Naalala ni Mel-ing ang sinabi ng kanyang yumaong ama, na ang isang tunay na mandirigma ay hindi pumupugot ng ulo ng sinumang babae ngunit dapat handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa mga taong mahal niya. Bago siya mamatay, nakiusap si Mel-ing kay Lingge na putulin ang kanyang ulo. Nais ito ni Mel-ing upang si Lingge ay maging isang tunay na mandirigma, tulad ng sinabi ng kanilang ama. Kahit na ayaw gawin ni Lingge, sa huli ay pumayag siya sa huling kahilingan ng kanyang kapatid. Umiiyak, ginamit ni Lingga ang kanyang sandata para gawin iyon. Sa pagbuhos ng ulan, naalala ni Lingga ang kanilang pagkakaibigan at pagkakapatiran noong bata pa sila. Nanatili sa isipan ni Lingga ang pagmamahalan, pakikibaka, biro, at tawanan na pinagsaluhan nila. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.